party. Siguro next week po, nga free ako doon. Next week? Lexi, how about you? Pwede yes, ka ba? Game ako. Sige. Sige. Itingnan niyo ang tattoo ko. Tingnan mo nga dinadaanan mo! Bakit kaya hindi ka kumanib dinuguan na baka sakaling maging normal ka? Diyan ka na nga, manang. Manalangin tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tingin mo dyan? Can't you see? May bisita ako. Leave! Now! Iba na naman ang tabi, Juliana. Yung ba yung guy na nakita ko nakasama mo sa room mo kanina? Shut up, Lexi! Shut up! Both of you! Well, it's true, Dad! Magsakayayan sila ng subject niya. Alexandra Valero, totoo ba yun? Wala na kayong binigay sa akin kundi disappointments. I'm sick and tired with this family. Kaya ayaw ko na umuwi. Nabalita ako nangyari sa school kanina. Are you okay? Bakit na naman yung mga gamit mo? Isn't it obvious? Babe, I have no place to go. Can I stay at your place? Okay lang ba sa peres mo? Duh! Pinalayas nga ako, remember? Okay, sige ta. Dito na muna ako sa salas matutuloy. Thanks, babe! Big deal ba yun? Boyfriend mo naman ako ah! Yes, boyfriend kita! Pero hindi ako ganun! Let's just stop this. Alam mo, masyado kang nagmamalinis. Umalis ka na nga! Akala
ako mauunawaan mo ko. Di ka pa umuwi. Gabi na. Eh, ikaw nga. Laging gabi ka na umuwi. Galing kasi ako sa ensayo namin para sa pagsamba. Ensayo? Samba? Whatever. Bakit ang dami mong dalang gamit? Teka, huwag mo sabihin. Umuwi ka na kaya. Delikado dito lalo na sa mga ganitong oras. Gusto mo, samin ka muna? Pero ikaw, ang dami ko pa naman naririnig na kwento tungkol dito. Hi, Tay! Nandito na po kami. Ano po? O anak! Sino yung kasama mo? Ah, kaibigan ko po. Pwede po ba dito muna siya? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Naku, huwag natin paghintay ang pagkain. Mamaya tayo magkwentuhan. Ning, babango muna ang gamit niyan. Samahan mo muna kami kumain. Manalangin muna tayo. Ama, salamat. Lexie, gising na. Malalay tayo sa school kung di ka pababangon dyan. Basta na ba yung uniform mo para ma-plancha ko na? Ano ba? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako papasok ngayon. Basta! Masama ang pakiramdam ko. Sige, basta pag may kailangan ka, lumapit ka lang kay nanay, ha? Huwag na huwag mo sasabihin sa school na nandito ako sa inyo, ha? Ako. Eh, yung kaibigan mo, hindi mo ba siya kasabay? Masama po ang pakaramdam niyo. Nay, ano po mo nabalala? Okay naman, anak. Ingat ka sa eskola. Nay, sabay na kami para maagal niyo makapamasada. Tara, nahain na tayo. Tara, anak. Basta tayo. Hatid na kita. Nay! Bye! Ay, alis na kami. Ingat kayo, ha? Uy, andiyan ka pala. San siya na ha? Nagmamadali kasi ako. May tupad pa ako eh. Di ka ba napapagod? Late ka na nga umuwi pag gabi. Tapos gigising ka ng maaga pagpapasok sa school. Tapos pag uwi mo, pabalik ka na naman sa simbahan niyo. Ano ka, madre? Walang madre sa amin. At hindi ako napapagod kasi dito ako masaya. Tsaka, bakit ako mapapagod sa pinagugutan ko ng lakas? Nananalig din kasi ako na ginagabayin ako ng ama.
Gusto mo, sumama ka sa amin minsan. Really? That's not my thing. And besides, pagod na ako. Anak, tara na. Dadaanan pa natin yung mga akay natin. Lexi, ikaw muna bahala kay Angge, ha? Naipagluto ko na kayo ng pagkain. Kumain na lang kayo pag nagutom kayo. What? I'm not a babysitter. Hindi naman kami magtatagal at saka mabait naman si Angge. Alis na kami, ha? Uy, Maya! Astig pala nung bago nakatira sa inyo. Ha? Si Lexi ba yun? Nandun nga sa bayan ni Naroko kasama ibang tropa eh. Kimama natin dyan ha. Mabili pa sa kaysa beer eh. Pero Lexi, gabi na. Ang kulit! Dala ko na yung sa kaysa beer. Abot nga pala sa pulutan. Naisahan ko na naman si Aling Marites. Sipin mo, nagbayad ako, pero di ako bumili. Tumabi ka nga dyan? Yeah. Tara na, Lexi. Kasi, uwi na tayo. Lexi. Ano ba? Sinabi nang tigilan mo na nga ako, di ba? Sana nare-realize mo yung ginagawa. Hayaan mo na nga lang ako. Umalis ka na. At bakit ka ba ganyan makatingin? Kayo, ng pamilya mo. Huwag niyo nga akong kawaan. Hindi ganun yun. Gusto ko lang namin tulungan. Gusto kitang tulungan. Well, hindi ko kailangan ng tulong mo. Masyado kang bait-baitan. Nakakalimutan mo ata ang perk niya ito. Ang kumukob at nagpatuloy sa'yo nung wala kang magpuntahan. Nasaan yung mga tinuturing mong kaibigan mo? At mga nagmamahal sa'yo. Diba tinalikuran ka nila agad? Siguro nga nagbabait-baitan lang ako pero wala naman ako ibang intention kundi matulungan ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo o ng kahit na sino. Aalis na lang ako! Lahat naman tayo may kanya-kanyang problema ang pinagdadaanan. Nakadepende na lang yun sa'yo kung paano mo yun haharapin. Pero sa ginagawa mo, lalo mo lang pinapalala. Alam kong hindi ikaw yan. Huwag ka sana magpatalo sa galit mo. Malungkot ka, galit ka, pero huwag mo naman sanang tuluyang sirain ang buhay mo. Saan ka na naman? Huwag mo sabihin may samba na naman kayo. Hindi, wala kaming pagsamba ngayon. Darating dito kasi sa amin yung ministro namin. Mangasiwa siya ng doktrina dito. Tara, samaksanin na lang sa'yo naman. Ah, hindi. Pero na lang notes mo sa school para makakatchup naman ako somehow. Sige, ikaw bahay. Nandito lang yung notebooks ko. Nandito ka lang muna, ha? Kailangan mo pa rin gumising ng maaga? Pasensya na, nagising kita. Malis na ako. Tulog ka na lang ulit. Watch, Nanay. My name is Nicole. Mga anak, magbihis na kayo. Pati na rin ikaw, Lexi. Saan po ba tayo pupunta? Tara, ate, sama ka. Magiging masaya ka doon. Yes! Ooh, yeah!
ba lahat naghanda nito? Opo. Tara, kain na po tayo. Nay! Nay! Pasok na po kami. Oo, oh, alis na agad kayo? Nanalangin na ba kayo? Opo. Oo nga po, baka po kami malate. Yes, mag-iingat kayo, ha? Sige po. Nalala ko rin sa akin sa hapon. Saris? Burger. May reason? Ah, teka lang. Nga pala tayo, maaga kang uwi mamaya, ha? May doktrina tayo. Oo nga po pala. Pwede po bang makinig din po ako sa doktrina mamayang gabi? Oo naman! Sige po, punta na po ako. More like, get out of our sight. Uy, ano ba girls? Tama na nga yan. Pasensya na Maya ha. Di naman namin kasalanan na masakit ka sa paningin eh. Lexi, di ba? Masakit sa paningin to. Nakakaawa ka naman. Alam nyo, sa ugali nyo, mas nakakaawa kayo. Such a shame na kinonsider ko kayo as friends. Anong problema mo? Linis-linis lang to, girl. Ano yung kinakanta mo? Bagong kanta ba yan? Parang ngayon ko lang narinig. Ah, original Christian music yun. Anong title? Search natin. May I Always Be True. Every day, every night, you are here by my side. I entrust all my life unto your guiding light. You're my friend till the end. Blessings you always send. And I know gabi po, Ka Isid. Ako nga po pala si Lexi. Magandang gabi po. May kaunting itatanong lang po sana ako sa inyo. Sige po, maupo po kayo. Ano po itatanong ninyo? Bakit po sinasabing iglesia lang ang maliligtas? Kaya po namin sinasabi na ang iglesia ni Kristo lamang ang maliligtas sapagkat ang iglesia ni Kristo lamang po ang nakatugon sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin dito po sa Genesis 9:1-4. Ito po ang ating mababasa. Dumaan kami sa kapila na iglesia ni Kristo ng isang araw.
Lexie ba yun? Sumasamba na siya sa iglesia. Sigurado ka si Lexie ang nakita kaya, mo? Kaya huminto ako. Tinitigan ko siyang mabuti pero sigurado ako siya yun. Ay, nako. Pagsabihan mo yung anak mong yan. Ulo. Puro sakit na lang ng ulo ay binibigay sa amin. Ano, Lexie? Hanggang kailangan magmamatigas? Umuwi ka na dito. Pasensya na po, hindi ko agad nasabi sa inyo. Hindi ko din po kasi alam kung paano. Nahihiya din po kasi ako ng gandang pamilya ko. Ibang-iba po sa inyo. Ayos lang, naiintindihan ko. Pero ano nga ba kasi nangyari? Because I'm a failure. Wala na akong ginawang tama. Sa school, sa bahay, puro na lang disappointments na bibigay ko. Wala akong matakbuhan, wala akong makausap. At isa lang ang solusyon na naisip ko that time, na mawala na lang ako. But then, someone saved me. Isinumbong niya ako sa aming advisor. Yes, alam ko ikaw yun. Oo, nagalit ako nun. Pero if it wasn't for you, I wouldn't have this chance para magbago. Tinulungan mo ako nung sinumbong mo ako. Tinulungan mo ako nung wala akong mapuntahan. At higit sa lahat, tinulungan mo akong matawag sa iglesia at mapalapit sa Ama. What I'm trying to say is, thank you. Thank you, and for that, I will be forever grateful. Salamat po sa paghatid niyo sa akin. Pinaramdam niyo po sa akin ang pagmamahal ng isang pamilya. Wala yun. Anak ng turing namin sa iyo. Isang gila. Minimiss ka na. Di naman niya ako masyadong maminis. Kasi dun pa rin naman ako dadali ng doktrina. Kung okay lang po sa inyo. Tandaan mo na lagi kang welcome sa amin. Sa araw po ng bukas, araw po ng ating mga pagsamba.
Magkita-kita na lang tayo dun sa kapilya, mga mahal na kapatid, at sa mga giliw po namin na mga dinodoktrinahan. Sige po, nakatatapos tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamona, bakit parang matagal ko na pong hindi nakikita si Lexie na dumadalo ng ganito nating mga pagdodoktrina? Meron po bang nangyari sa kanya? Mom, kailangan ko po talagang pumunta sa kanila. Ilang araw na po kong hindi nakakadalo ng doktrina at pagsamba. Saka ka na dumalo? Gabi na! Masyadong delikado! Yun din ang sinabi niyo nung isang araw eh. Nangangatwiran ka pa? Magandang araw po, Kaisi. Magandang araw po. Nalaman po kasi namin na kaya po pala hindi nakadadalo ng doktrina si Lexie kasi pinag-iikutan po siya na huwag lumabas ng gabi ng kanyang mga maaari po bang makapagsagawa ng doktrina sa bahay niyo? Opo, pwede po. Basta sabihin lang po ninyo sa akin kung kailan tayo pupunta ron para makapagsagawa tayo ng pagdodoktrina. Okay. Sige po. Salamat po. Sige po. Ate, nasan si Mami? Nagkaroon ng emergency si Mami sa Bulacan. Nagkasakit si Lola, kaya doon muna siya mag-stay. Alam mo, masyado kasing busy sa iglesia na yan. Hindi mo alam eh. Doon po yung bahay ni Galaxy. Tuloy. Apo! Apo! Kayo po pala. Kamusta po? Okay naman. Napadaan po kayo? Ang totoo niyan eh, ikaw talagang sadya namin. Pumunta kami dito para magpaalam sa inyo na kung pwede, eh, dito na lang tayo magsagawa ng mga pagdodoktrina. Talaga po? Sige po, tuloy po kayo. Sige po. Pasok po tayo sa loob. Dito po muna tayo. Upo muna po kayo. Lexie, sino yan? Ano ginagawa niyo dito? Magandang hapon po. Ako po pala si Kaisid. Siya po yung aming destinado. Magandang hapon din. Ano sadya niyo? Ang sadya po namin ngayon ay ipagpapaalam po sana namin si Lexie na kumbaga maaari dito na po tayo makapagsagawa ng pagdodoktrina sa inyong bahay para po nang sa ganun hindi na po siya lumabas. Dad, please. Di ba sabi niyo ni Ma'am bawal ako lumabas kasi delikado? O ayan, sila na po ang pumunta dito. Upo muna po kayo't kakusabing ko lang si Lexie. Lexie, hindi mo ba naiintindihan? Kaya hindi ka namin pinapayagan kasi ayaw talaga namin mag-iglesia ka. Di ba sabi pa nga dati, mga kulto sila? Pero Dad, mali po yung akala natin. Tama po yung mga aral nila. Fine. Huwag nyo lang itataon. May padasal lang mami mo dito. Thanks, Dad. Okay. Dapat po nating maunawaan sa ganito nating mga pag-aaral na ipinagbabawal po ng ating Panginoon Diyos ang pagsamba sa larawan ng mga tao na may kasamang mga hayop. Yan po ang katunayan na mali at labag sa pagtuturo ng Biblia yung ginagawa po ng iba na pagsamba sa mga ribulto. Gaya po ng ating mababasa, Diana, dalawang ito kanila. Po sa Eksodo 20:3-5. Mirenda muna po kayo. Apo, maraming salamat po. Thank you po. Gusto ko lang pong malaman yung sinabi nyo kanina tungkol sa pagdadasal. Dad! Saglit lang. Gusto ko lang malaman kung ano nakasulat sa Biblia tungkol dito. Sige po. Itinuturo po kasi sa atin ng Biblia sa Mateo 6 at ang talatay 7 na ipinagbabawal po ng ating Panginoon Diyos ang paulit-ulit na pananalangin o yung tinatawag na pagdarasal sapagkat ito po ay walang kabuluhan.
Salamat po. Pasensya na po kayo at girabi na kayo sa dami ng tanong ko. Ayos lang po yun, wag po kayong mag-alala. Nakakatuwa nga pong isipin na sa inyo po pala nagmana itong si Lexi sa sobrang pagiging curious. So, paano po yan? Tutuloy na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Nga pala, Lexi, sa araw pala ng bukas ay araw ng ating pagsamba. Kaya sa Biyernes na lang ako babalik para muli tayong magsagawa ng mga pagdodoktrina. Dad, pwede po ba akong sumamba bukas? Mukhang hindi naman kita mapipigilan eh. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Valero. Baka po pwede po namin kayong maisama rito at maimbitahan sa amin pong sinasagawa ng mga pagdodoktrina. Welcome po kayo rito. Sige po. Ayan po. Sige po, bago po tayo magsimula, tatayo muna tayo para po sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, sino po ba ang Diyos na dapat makilala at sambahin ng tao? Pakinggan po natin dito po sa Juan 17:3 at ang talata ay 1. Ito po ang ating mababasa. At ito ang buhay na walang hanggan. Tapos na po tayo sa ating pong isinagawang pag-aaral o itong ating ginawang mga pagdodoktrina. Baka meron po kayong gustong itanong tungkol sa ating pong mga isinagawang pag-aaral. Hindi po siguro ligid sa inyong kalaman na kami ay deboto sa aming reliyon. Nabanggit nga po sa akin ni Lexi na kayo po ay isang debotong Katoliko. Pero meron po sana akong gustong itanong sa inyo. Kayo po ba papayag halimbawa na kayo'y magising halimbawa sa isang putikan? Hindi po ba kayo aalis doon para linisin ang inyong sarili? Sasabihin na lang po ba ninyo sa inyong sarili na total dito rin naman ako nagising, dito na lamang ako habang buhay? Yan din po sana yung gusto kong ipaunawa sa inyo. Hindi po natin maidadahilan na sa araw ng paghuhukom, kapag tinanong tayo kung bakit hindi tayo nagbagong buhay, eh ang sasabihin at sasagutin ng bawat isa sa atin, eh doon po ako nagising. Doon ako namulat sa dati kong kinagis ng relihiyon. Alam po natin na ituro na po sa atin ngayon ng katotohanan, mahalaga ang Iglesia ni Kristo, nasa atin po ang pagpapasya kung tayo ay papasok o aanib sa Iglesia ni Kristo. So, Lexi, tapos ka na sa iyong pagdodoktrina. Ang kailangan na lamang dumalo ka sa mga pagsamba at sa mga ginagawa natin ng mga pagpupulong panalangin para nang sa gayon ay mabautismuhan ka. Opo, salamat po. So, paano ba yan? Sa mga pagsamba na lamang tayo magkita-kita at salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin dito. Ano po, tutuloy na po ako. Kaisid! Pwede po bang, total tapos na naman si Lexi, baka pwedeng ituloy natin dito ang pagdodoktrina? Dahil handa na rin po kami mag-iglesia. Opo, sige po. Sa akin? Mami! Mga anak! Lumis
Ama naming Diyos. Alam ko po, marami akong pagkukulang sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa halip ay mas pagtuunan ko sila ng pansin. Mas pinili ko pong magpakabala sa trabaho. Akala ko po, kapag maayos na ang kalagayan namin, kapag naibigay ko na po ang mga material na pangangailangan nila, magiging mas masaya na kami. Pero hindi ko po akala eh. Habang pinagsisikapan kong buuin ang para sa aming kinabukasan ng aking mga anak, sinisira ko na po pala ang aming kasalukuyan. Sa halip na kunin ko sila ng pagmamahal, paggabay at masasayang alaala. Hindi po, Ama, sapagkat malayo na po pala ang loob namin sa isa't isa. Masyado na po palang malayo ang kalooban nila sa amin. Pero Ama, kahit nagkulang man kami sa gampanin namin bilang magulang, napabayaan man po namin ng aming mga anak, tinulang man kami ng paggabay sa kanila, hindi mo pa rin sila pinabayaan. Nagawa pa rin nilang magbago para sa kanilang ikabubuti. Salamat po, Ama. Dahil kahit po sa maikling pagkakataon, nakasama namin siya. Nakita po namin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilyang nagdadamayan. Isang pamilyang mababakas. Ang di matatawarang pagmamahal sa isa't isa. Na hindi lang material na bagay ang bubuo sa kanila, kundi ang kayamanan na bunga ng pagmamahal at mananampalataya po sa iyo. But I